Ayoko na ng ganitong buhay. Hindi ko kayang magpatawad. Ba talaga kapag binago ni Lord? Gusto ko nang magbago. Ginawa ko naman lahat ah. Hirap na ako sa sakit na ito. Magiging faithful na ako. Ang sarap maglingkod kay Lord. Ang lahat doon ang bawal, masarap gawin. Nais ko na makawala sa ganitong sitwasyon. Ayoko na! Nagbabasa na ako ng Bible. Gusto ko nang mamatay! Sino bang dapat lapitan ko? Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sister Dori Villanueva at ito ang programang The Life Giver. Ngayong buwan ng Pebrero, sari-saring kwento tungkol sa pag-ibig ang ating matutunghayan. Ngayong araw na ito, saksihan po natin ang love story ni Pastor Ronald Molmisa at kung paanong naranasan niya ang napakagandang love story na bunga ng pananalangin at ng salita ng Diyos. Bawat couple ay may love song na itinatangi dahil siguro yun ang sikat sa panahon na umusbong at yumabong ang pagmamahal sa kanilang mga puso. Kung 80s siguro sila naging lovers, pwede ang Endless Love ni Lionel Richie at Diana Ross. Kung 90s naman, posibleng I Finally Found Someone ni Bryan Adams. Pagdating ng 2000 and beyond, kanya-kanyang trip naman ang mga magsing-irog sa love songs na pwedeng revival mula 60s and 70s. O kaya naman, R&B. Pwede ring rock. Matingkad na kasi ang variety of genre ng music sa mga panahong ito. 90s na makilala ko si G. Pareho kaming miyembro ng music ministry. Pero sa unang kita, walang spark. Kaya naman, wala akong masasabing love song na bagay sa amin nung panahong iyon. Ang love story namin nagsimula dahil sa ako'y nanligaw dati. Tapos lahat ng niligawan ko, hindi nila nakita yung aking value. Ganun na lang. Sabihin natin na hindi pa panahon para ako magkaroon ng girlfriend. Kaya nagkataon na gumawa si Lord ng pagkakataon at ng paraan para magkita kami. Nagkakilala kami ni Ate G sa music ministry. Ako ang kanyang gitarista, siya yung aking manganganta. Nung mga unang taon, hindi naman kami ganun ka-close kasi lagi ko siyang inaaway. Pero nung lumaon lang na, syempre, bonding-bonding sa music, yan. Naging close din kami lahat. So, may pagka-MU na rin dahil ang type ko naman kasi sa lalaki, yung matangkad, singkit. Maalaga ang elders namin sa church. Palagi silang may paalala sa mga kabataan patungkol sa love, courtship, and marriage. Natutunan namin ang tunay at mataintim na panalangin sa Panginoon para sa magiging beloved namin. Maganda na magbukas ng damdamin yung mga kabataan, pati yung mga couple sa elders, para kung may problema, madali silang mapapayuhan, at kung mayroong mga kailangang ayusin, may mediator ba? Kaya pag nag-aaway kami, maraming mga pumapansin, magbati na kayo. So, importante na yung mga elders, mga leaders sa church, accountable kayo sa kanila para mabantayan at mapanalangin din yung relasyon ninyo. Kaya naman para sa akin, ang pagpasok sa isang relasyon ay dapat bunga ng panalangin. Ganun din si G. At hindi nagtagal, sinagot ng Diyos ang aming mga individual na dasal. Ang bawat isa sa amin ang tugon ng Diyos sa dasal na iyon. Nagsimula yon sa isang panaginip. Nung una, sa isip ko'y napaka-weird naman ng panaginip na iyon. Hindi naman kasi kami close ni G at ni hindi pa siya nakararating sa bahay namin kahit pa nga magkasama kami sa iisang ministry. Sa panalangin at pagsaliksik sa salita ng Diyos, nangusap ang Panginoon tungkol sa mensahe ng panaginip na iyon. Yung panaginip tungkol yun sa isang cake na binigay niya sa akin sa panaginip. At isa sa mga hindi ko makakalimutan yung suot-suot niyang damit na lagi niya sinusuot pag siya nagkakaroon ng worship leading assignment. Hindi ko makakalimutan yung damit na yun.
Ibig sabihin lang noon na magsasama kami sa ministry kasi pumunta siya bilang worship leader at yung cake hindi nabuo. Kasi nagkaroon din siya ng boyfriend before at maraming pagkakataon lumuha rin siya. Ako na lumuha rin ako. Kaya sabi sa akin ng Panginoon, yung cake na yan ay yung simbolo ng puso niya. Yan ang binibigay niya sa iyo at yan ang aalagaan mo. Kaya hanggang ngayon inaalagaan ko naman yun. Sinabi ko ang panaginip sa kanya at pareho naman itong ipinagkatiwala sa Diyos. Kumbaga yung reaction hindi siya negative. Kasi during that time, nagpe-pray na rin ako ng lifetime partner ko. Nagsimula na akong manligaw sa kanya. Siguro yung ibang kabataan naman ang mauwirduhan dito. Pero ganun talaga. Kung gusto mo ng regalong kabiyak ng Diyos, hilangin mo ito sa panalangin. Naghintay din si Gina pangungusap sa kanya ng Panginoon. At finally, matapos ang 5 buwang ligawan at pananalangin, naging mag-boyfriend at mag-girlfriend kami. Gusto niyo malaman paano ako nanligaw kay Ate G? Umaattend kami noon, nung pinasagot ko siya, umaattend kami noon ng isang discipleship seminar sa church. Dahil sabi ko, 5 buwan na ako nanliligaw sa'yo, wala pang nangyayari sa atin. Sabi ko, pag hindi mo pa ako sinagot, titigil na ako. Nagsusulatan lang kami, kasi bawal mag-ingay. So, through sulat, dun siya nagtatanong, dun ako sumagot sa kanya. Sabi niya kasi sa akin, maraming pagkakataon, sinubok namin muna yung sitwasyon. Kung talagang para kami sa isa't isa. Meron ng MU doon, mutual understanding. Pero noong September 22, 1999, binigay ko na rin yung yes ko sa kanya nung time na yun. Talagang, I would say, one of the glorious moments of my life. Since then, we planned na papunta sa kasalan. Hindi perfecto ang relasyon namin. Meron ding tampuhan at awayan. Pero lagi, pagmamahal sa bawat isa ang nangingibabaw. Pinag-isa kami ni G sa kasal noong January 8, 2005. Isa ito sa araw na lubos-lubos ang pagpapala ng Diyos sa buhay ko. Patunay ito ng kanyang walang sukat na katapatan. I would like to emphasize na kapag ang relasyon wala si Lord doon, madaling bubuwal. Pag may problema, pwede kayong mag-away, magkahiwalay. Pero isa sa mga nakita ko na talagang pundasyon namin, si Lord. Pareho kasi kaming gusto namin sumunod kay Lord. Kung sakaling nagkakaproblema kaming dalawa, lagi kami lumalapit sa Panginoon. Kumbaga, habang lumalapit kami kay Lord, mas naglalapit din kami sa isa't isa. Isa yon. Pangalawa, gusto kong maunawaan din na maraming singles, pati couples, yung maturity. The first 2 years namin sa relasyon, kasi we got married after 5 years, talagang away bati yan. Pero napansin namin na hindi kami po pwedeng forever ganun. So importante na yung maturity maisaayos. Emotional, yung hindi lang panay take ng take. Kailangan nag-give ka rin. So, we matured in our spiritual lives. At the same time, yung emotional maturity namin nagsabay. Purihin din ng Panginoon dahil sa kasalukuyan, nakasulat na ako ng mga aklat na gabay pa rin sa mga kabataan tungkol sa love life. Ito ang Love Struck series na pinublish ng OMF Literature. Ibinabalik ko sa Diyos ang papuri sapagkat patok at mabenta naman ang Love Struck series na ito. Siyempre, ang talento ko sa pagsulat ay mula sa Panginoon. At ang laman ng aking mga akda ay hango rin naman sa mga karanasan mula sa akda ng Diyos ng pag-ibig. Ngayon, nandun kami sa punto na I train young people, discipleship, trainings. I also have my Love Struck ministry. I hold seminars sa iba't ibang schools. I write books. I have my online radio program. At marami sa mga ministry partners natin ay natutulungan ko rin. Meron kaming kids ministry. At marami kaming mga ginagawa sa ngayon na kung iisa-isahin ko, mauubos yung oras natin sa kadidiscuss. Pero overall, we enjoy the ministry na pinagkatiwala sa amin ni Lord. Focusing on the younger generation. Siguro masasabi ko, si Ate G talaga ang the one na binigay sa akin ni Lord. Hindi ko nakikita sarili ko nakasama ang ibang babae. Kasi bago ako ikasal, tinanong ko sarili ko,
ito ba ang babaeng gusto kong makatabi pag ako natutulog, makasama sa ministry? At sa iyo talagang gusto kong kayakap pag ako'y nalulungkot. Wala akong ibang maiisip na ibang babae maliban sa kanya. Kaya sabi ko, hindi ko kailanman pinagsisisihan na siyang naging asawa ko. Ani ko, alam mong mahal na mahal kita, suportado kita sa lahat ng desisyon mo sa buhay, maging sa books, maging sa ministry. Ikaw ang binigay ni Lord para sa akin. So, I treasure every moment na magkasama tayo. Magandang araw sa iyo, Pastor Ronald. Magandang araw po, Sister Dory. At alam ko na marami tayong mga kabataang nakatutok sa programa natin ngayon dahil sa isang sikat na author ang magbabahagi ng kanyang patotoo. Pero bago iyon, pwede bang i-share mo muna sa amin ang iyong kabataan? How was Pastor Ronald Molmisa as a youth? Nerd ba o pilyo? Whatever. Siguro, Sister Dory, gusto kong isummarize yung aking kabataan bilang siguro palaaral. Dahil ang aking nanay, lagi sinasabi sa amin, wala akong ibang ipapamana sa inyo, kahit yung aking tatay, kundi edukasyon. So lahat kami magkakapatid, talagang tutok sa pag-aaral. Wow. Yan. So maraming pagkakataon, tutokso kaming huwag na magseryoso sa pag-aaral. Pero sabi ko, hindi po pwede kasi hindi kami ganoon kayaman. Middle class family at ang tanging makapagsalba sa amin siguro sa kahirapan kung meron mang kami nararanasan yung maging seryoso kami sa pag-aaral. Yes, very good. Yeah. Congratulations. Talagang dapat sa mga kabataan yan ang ipasok nila sa isip nila yung pagpapaaral sa kanila ng mga magulang na ang magulang ay nagpapakahirap para makapagtapos ng pag-aaral ng mga anak. Kaya dapat talaga masigasig ang pag-aaral. Amen. Pareho tayo. Base sa napakarami at napakalawak mong mga interaction sa mga kabataan, ano-ano ang mga top hindrances para hindi nila kilalanin ang Panginoong Jesus bilang Lord and Savior ng mga kabataan? Alam mo, Sister Dory, nagsiseminar ako sa iba't ibang mga churches since 2006 yung aking librong Love Struck. Palagay ko, kailangan natin solusyonan yung pamilya. Kasi marami tayong mga kabataan lumalaki sa pamilyang wasak. Kasi kahit gaano kabait ng bata, kahit gaano sila kasipag sa pag-aaral, kahit gaano encouragement nga minsan sa church ng mga workers, ng mga members nila sa church, pagdating sa bahay, kung panay-away, kung wala silang magulang, apektado yung kanilang espiritualidad. At isa pa, of course, we know that, yung media. Kapag hindi naging mapagbantay ang mga magulang, pwedeng maging tagapagturo ang media kung ano dapat isipin ng mga bata. Kaya kinakailangan ay talagang ang mga magulang ay magbigay ng atensyon sa kanilang mga anak. Yeah. At magulang, una sa lahat, kayo muna ang mag-pay attention to the Word of God. Amen. Sa Bible. Amen. Para ang inyong anak ay maibigyan nyo ng direksyon. Amen. Ngayon sa amin pong mga viewers, bibitinin muna po namin kayo. Diyan lamang po kayo dahil magbabalik po ang The Life Giver. Kasama pa rin po natin si Pastor Ronald Molmisa. We're back here on The Life Giver at kasama pa rin po natin si Pastor Ronald Molmisa. Maganda ang patotoo ng love story ninyo ni Sister G, no? Pwede bang bigyan mo kami ng ilang halimbawa kung ano ang ginagawa ng isang born again na manliligaw na sana ay ginagawa din ang hindi born again? Prayer ba o ano pa ito? Kung sa panliligaw po bilang lalaki, palagay ko yung panliligaw na formal at maayos, ipagpaalam sa magulang kung manliligaw. Mahirap po kasi na, alam niyo yun, sa kanto lang. Kaya sabi ko nga, well, joke po ito. Hindi po tayo asot pusa na parang sa kanto lang nagkikita din, nagliligawan. Kaya importante, sa bahay. Yes. Tsaka kung magpapaalam po, talagang kung kailan sila aalis, kung kailan babalik, alam po yan. Kasi ako po, matagal na po ako sa youth ministry. Marami po lumalapit sa akin mga magulang. Ang kanilang mga anak, hindi nila alam kung saan pumupunta. Oh. Kaya, sabi ko nga, isang joke na naman, nagpaalam kahapon,
ang balik 9 months after na. Kasi nanganak na. So mahirap po yan. So yan po yung mga payo ko na accountability is important. Yes. Na kahit sa pastor, kung kayo po yung worker sa church, para may nananalangin po para sa inyo. So kailangan, kailangan ang gabay ng magulang, maging pastor, maging mga, kahit naman hindi pastor, ano? Yes, yes. Kahit mga attendees lang ng church, na Christian ka, kailangan magkaroon ng malasakit sa mga kabataan. Yeah. Yun, kapag nananalangin ka at nanghihingi sa Lord ng confirmation patungkol sa babaeng iyong nililigawan, how do you differentiate between the genuine word of God and your own emotions? Baka kasi may mga kabataan pipili ng verse na bagay sa panalangin. No? Mm. At pagkatapos ay sasabihin niyang, yun ang word of God. Yes. No? Ano masasabi mo doon? Meron nga nagbasa ng Psalm 23. Diba huli noon, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Sabi niya, siguro si Shirley yung aking will. O kaya si Ness. O kaya si Mercy. Well, ito po yung pamantayan ko dyan. Lagi mong kapag humihingi sa akin ng payo. Nagbabago po ang damdamin. Kasi minsan, sa context, kunyari, malungkot ka ngayon dahil may nangyari sa'yo. Kaya sabi nga nila, huwag kang magdidesisyon pag masyado kang malungkot kasi baka ikaw yung maapektuhan ng emosyon. Pero ang hindi po nagbabago yung prinsipyo ng salita ng Diyos. Yes. Ang problema po sa atin minsan, maraming mga lovers, alam na nila ang tamang dapat gawin, ayaw lang nilang gawin. Kaya sabi ni Lord, if you really love me, you would obey me. Yes. So, yun po, wag nating baliin ang salita ng Diyos para lang masatisfy yung ating mga desires. Yeah. Yan. Bakit kailangan spiritually and emotionally prepared ang isang tao bago pumasok sa isang relasyon? Siguro, Sister Dory, yung first, yung emotion. Kasi may party ho ng ating pagkatao na minsan nade-develop pa yung ating pagkatao. No? Yung, nyari, pag teenager ka, ayon sa pag-aaral, may party ng utak natin na hindi pa masyadong develop. Yung prefrontal cortex na siyang nagko-control ng ating emosyon. Kaya may mga kabataan, yung bugso ng damdamin ay ang kanilang sinusunod. So, sabi ng pag-aaral, mga by the age 22 pataas, diyan pa lang nagiging maayos. Yung kaya mo ng kontrolin ng mga, alam mo na, yung mga romantic elements ng buhay mo. Kaya, huwag ko tayo magmamadali. Kaya ang aking payo, say no to early dating. Yes. Pag sinabing early, huwag masyadong maaga kasi mayroon pa kayong kailangan ayusin tsaka yung katawan ninyo, marami pang nagbabago, pati utak. Kaya sabi ko nga, huwag mo sasabihin sa akin na 14 years old ka at nakita mo na yung tunay mong mamahalin. Spiritually po, lagi ko sinasabi sa mga singles, walang kukompleto sa inyo kundi ang Panginoon. Yes. Hindi ka po pwedeng kumpletuhin ng mapapangasawa mo kasi marami po tayong kahinaan. Ngayon, dahil isa kang sikat na author on love, siguradong marami ang nakatingin sa buhay mo. Gaano kahalaga ang patotoo ng isang tagapayo, lalo na sa mga tagapayo on love? Kailangan po ng tagapayo na malalim na relasyon sa Panginoon kasi people can smell a fake. Kasi alam po ng tao kung nagpapanggap ka lang. Kaya yung bawat kilos mo, salita mo, mga post mo sa social media, tinitingnan po lahat nila yan. Yes. Pero nagsisimula po tayo lahat kung maayos yung relasyon natin kay Lord. Kasi mararamdaman nyo naman kung totoo siya. Tsaka yung buhay niya. Yes. Kailangan maayos. Lahat ng parte. Amen. Amen. Ngayon, based on popularity of radio programs, on love advice, masasabi mo bang seryoso ang mga tao sa paghingi ng payo tungkol sa pag-ibig? Totoo po yun. Kasi mga authentic pong mga needs at real and heartfelt needs po yan. Nagkakataon lang po, na minsan, hindi pala minsan, maaring madalas, sa iba po nila hinahanap yung pag-ibig. They find love in all the wrong places. Is there a formula na to have a successful love life? Pagdating po sa formula, iba-iba po kasi ng tao, iba-iba ng konteksto. Siguro po, I would just say na may mga prinsipyo. Yes. Pero wala pong one size fits all na parang ito nangyari sa akin, mangyayari rin sa'yo. Oh, yeah. May mga prinsipyo pong Biblia, balikan po natin yung prinsipyo ng Biblia pagdating sa pag-ibig. Starting point siguro po yung 1 Corinthians chapter 13. Yes, gusto kong sabihin ito. No? 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 8. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Verse 6,
Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails, but where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there are not, where there is knowledge, it will pass away. So, makikita po natin dito sa salita ng Diyos kung ano ang tunay na love at kung ano ang hindi love. Kaya kinakailangan po mag-aralan po natin ito para matutuhan po natin anong klase talaga ang pag-ibig. Hindi lang po emotion yan. Ngayon, bilang panghuling pananalita para sa mga nanonood ngayong oras na to, paano mo isa-summarize ang mga payo mo sa iyong mga Love Struck series? If you would allow me, Sister Dory, ito po yung aking mga libro. Yan. Mm-hmm. Yung una, yung Love Struck White, Love Mo Siya, Sure Ka Ba? Oh. Ito po yung intended for students, singles, high school, tsaka college. Ito po yung singles, yung Love Struck Singles Edition. Yung mga issue ng mga singles, yung mga gusto na mag-asawa, mm-hmm. yung mga nanggaling sa relasyon tapos na heartbroken, kaya move on din pag may time, sabi nga nila. And then, ito po yung pinaka-latest, just released this September 2013, about mga sex issues, sex questions. Sa lahat po na ito, lagi ko po sinasabi na ang aayos po ng love life natin, walang iba kundi si Lord. Amen. Kaya ang aking lagi sinasabi, maging sa aking program sa Love Struck Radio, meron po akong online program, if you want your love life to be truly good and worry-free, you must find yourself love struck with the Lord. So dapat ang first and endless love mo. Mm-hmm. Ayun po yung summary ng aking mga mensahe. That's very perfect. Talagang ang una dapat talaga ay Amen. Ang Panginoon. Kasi sa Panginoon, hindi ka magkakamali. Amen. Ayan. Kaya dito po ay meron akong babasahin isa pang scripture. Ang sabi po ng Proverbs 16 verse 3, commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. Amen. Talaga po tayo po ay plano ng plano sa buhay natin. Pero ang tunay po na nagbibigay ng direksyon sa atin ay ang ating Panginoong Jesus. Kaya po, kinakailangan magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa Panginoon at ang salita po ng Diyos ay ating pagbulay-bulayan araw-araw para makita namin at magawa ang kalooban ng Panginoon. Amen. Ngayon, sa amin po mga taga-subaybay, samahan niyo po kami ni Pastor Ronald Bombisa na manalangin mamaya. Magbabalik po ang The Life Giver pagkatapos lang ng ilang paalala. Stay tuned! Kayo po'y nanonood pa rin ng The Life Giver. Pastor Ronald, maaari bang samahan mo ako sa ating pananalangin? At sa lahat po ng mga nanonood ng programang ito, niimbitahan ko po kayong makiisa sa aming panalangin. At ang ating pong panalangin ay pakikinggan lamang ng ating Panginoong Jesus kung tayo po ay tunay na anak ng Diyos. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ang tumatanggap lamang sa Panginoong Hesukristo bilang Diyos, Panginoon, tagapagligtas ng kanyang buhay, sila lamang ang ginagawang anak ng Diyos. Yes. Kaya po sa oras na to, tanggapin po natin ang ating Panginoong Jesus sa ating puso buhay. At bago po natin matanggap ang Panginoong Jesus, kinakailangan po magsisi tayo ng lahat ng ating kasalanan. Kaya po tayo mananalangin at kung sinusuko po ninyo ang buhay ninyo sa Panginoong Jesus, hinihiling ko po na tayo ay umupo at pumikit at tayo po ay sumunod kayo sa panalangin ito. Amen. Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng kasalanan na aking nagawa, aking naisip, aking nasalita, pati ang mga kasalanan na aking minana sa aking mga ninuno at mga magulang. Patawarin mo po ako, Panginoong Hesukristo. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng kasalanang iyon. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo. At mula po ngayon, Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa puso ko't buhay bilang Panginoon, bilang Diyos, tagapagligtas, manggagamot ng aking buhay. Panginoong Jesus, tulungan mo po ako na mabuhay araw-araw sa gitna lamang
ng iyong banal na kalooban. Marami pong salamat, Panginoong Hesukristo. Ako na lamang po ang mananalangin. Dakilang Diyos amang sumasalangit. Marami pong salamat na sa oras na ito ay mga taong ito na nanood ng programang The Life Giver ay binigyan mo ng bukas na puso at nananampalataya po kami sa kanilang pagtanggap sa iyo bilang Diyos at Panginoon ng kanilang buhay. Ikaw ngayon ang tunay na master of their hearts, Amen. Master of their life, O God. Yes. Panginoon, dalangin po namin, ikaw po ang patuloy na humawak ng kanilang buhay, bigyan mo po sila ng tamang direksyon sa buhay nila, at ikaw po ang magtuwid sa kanilang buhay. At Panginoong Jesus, anuman ang kabigatan, anuman ang problema na dala-dala nila, may sakit man sila, Panginoong Jesus, ikaw lamang po ang aming kinikilala at tinitingnan na makakagawa ng kaparaanan upang ang lahat ng bigat problema na dala-dala nila ay magbigay ng kalutasan. Panginoong Jesus, buksan mo po ang mga pintuan upang mabuksan ang kalangitan, Panginoon, upang magkaroon ng kalutasan ang bawat problema, bawat kabigatan sa pamilya, sa anak, sa asawa, sa kapatid, sa hanap buhay, sa negosyo, sa trabaho. Lord God Almighty, open the doors of heaven para ang kanilang mga kabigatan ay magkaroon ng kasagutan. At Panginoon, sino man sa kanilang may sakit, ikaw po ang aming kinikilalang dakilang manggagamot. Panginoong Jesus, lay your very hands upon their very body in the name of Jesus and release, Lord God, your healing touch upon that body in the name of Jesus. Maraming pong salamat at Lord, ikaw po ang binagmumula ng bagong buhay. Kaya Panginoon, ikaw po ang magbigay ng bagong buhay sa kanila, bagong kalakasan, bagong sigla, bagong kapayapaan ng buhay. Maraming pong salamat maging sa buhay ng aming pastor na kinikilala na ikaw po ang patuloy na gumagamit sa kanya. Lord God, Lord, pour out your anointing upon him, Lord, in the name of Jesus. And release, Lord God, your blessings after blessings upon him and his family in the mighty name of Jesus and his ministry, O God. Father, we praise you, we thank you, we give back to you the glory, the honor, and the praise in Jesus' mighty name. Amen and amen. Maraming salamat sa iyo, Pastor Ronald, at sa pagbabahagi mo sa amin ng iyong patotoo tungkol sa kwento ng pag-ibig at kabyak na nirigalo sa iyo ng Panginoon. Napakaganda po ng inyong programa, Sister Dory, na talagang nagpapatingkad kung gaano ginagawa ng Panginoon na yung mga sira, binubuo niya. At sa amin pong mga pastor na nasa ganitong ministeryo, marami po kaming ginagawa para matulungan pang mas maraming kabataan at mga singles. This February 15, we will have our event sa Cuneta Astrodome. Yung Love Struck Convergence, ang aming pong tema ay The Promise of Purity. Alam po natin na marami ng, alam nyo na, nagkakaroon ng issue sa bagay na ito, spiritually, emotionally, physically. Kaya sa lahat po ay inimbitahan po namin sila. Sa mga nakikinig, magsama-sama po tayo sa Cuneta Astrodome sa February 15. Yung mga tickets po ay mabibili sa PCBS and OMF branches. You can visit our website, www.lovestruckmovement.org. Sa inyo pong mga nanonood, inaanyayahan ko po kayong magpatotoo because Jesus is the life giver. Samantala, patuloy niyo pong abangan ang ating mga susunod pang mga episodes dito sa The Life Giver dahil marami pa pong mga kwento ng binagong buhay, pagpapala at kagalingan ang inyong matutunghayan. Gayon din, ibabahagi rin namin sa inyo ang mga patotoo ng mga kapatiran at kaibigan mula sa ibang probinsya at maging sa ibang bansa. Malugod rin po namin kayong inaanyayahan na magbahagi ng inyong patotoo. Maaari po kayong sumulat sa amin dito sa Zoe Broadcasting Network Incorporated, 22nd Floor, Strata 2000 Building, F. Ortigas Jr. Avenue, Ortigas Center, Pasig City. O kaya naman, mag-email po kayo sa lifegiver@lightnetwork.ph o mag-iwan ng mensahe sa aming Facebook page na Life Giver. Nakaplas po yan sa inyong mga screens. Muli, ako po si Sister Dory Villanueva na nagsasabing, Jesus saves, Jesus cares, Jesus is the life giver. God bless you more and more.